Mga kababayan ko, eto may bago akong nasagap na balita. Matindi-tindi to. Dahil this will be the downfall of Maharlika. Nako. Meron ako na pick up na isang maganda-gandang pailabas mamaya ito sa publiko. Special instruction, mga kababayan ko. Special instruction po ito. Kaya humanda po kayo dahil pasasabugin natin ito ngayon, mga kababayan ko. Grabe ah. Grabe naman yung special instruction ninyo. Diyos ko. Ito, ngayon nyo kami sabihan na kami ay bayaran. Ngayon nyo kami sabihan na kami ay paid. No? Ngayon kayo magsalita na paid kami. Mga kababayan, hello po sa inyo, Ma'am Dinita Umali. Hello po sa inyo, magandang tanghali po sa lahat ng mga kababayan natin. Ayan, nag-live po ako ngayon because meron po tayong nalaman, mga kababayan ko. Nalaman! Opo, nalaman. Ayan, magandang hapon po sa inyo, Kuya Reynaldo Yagaw. Mag-Holy Week na kasi. Dapat, puro magaganda sana i-content natin. Kaso, suddenly, siguro kaloob na rin to ng Diyos na ibigay sa atin, may pumiyok sa kanila. Ayan. Pumiyok. Ayan, magandang hapon po sa inyo dyan, Mama Josefa Oliva. Hello po sa inyo. Thank you very much for watching, mga kababayan ko. Ayan, thank you sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Daghan salamat sa inyo dyan. Ayan, nahakbang ng maisog na tisod, mga kababayan ko. Kaya pala, mga kababayan ko, panay ang putak sa loob ng social media. Mga kababayan, ito liliwanagin natin. Shoutout, Ma'am Shirley Santa Maria. Please don't forget to like this live streaming. Agnes Calcal, good afternoon po sa inyo. Meron ako nakakuha na information, mga kababayan ko. This is legit information, mga kababayan. Matindi po itong information na to, ha. Matindi-tindi po ito, mga kababayan ko. Ayan. Para malaman, sige, sabay-sabay tayo mamaya. Asan sila? Asan yung mga tropa natin? Kahapon, hindi talaga ako nag-live kasi Sunday. Gusto ko magpahinga ng Sunday. So ngayon, mga kababayan ko, re-rest back tayo. Ati Trixie, hello. Tawag ka sa akin mamaya, Ati Trixie Villa 11, ha? From RTV Family. Regarding dun sa tanong nyo po. Matindi po ito. Masarap pong pag-usapan to ngayon. Sinabi ko po sa inyo last time, tantanan nyo ang kababanat, kabubugbog sa mga BBM vloggers. Wala pong vlogger si Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Walang BBM vlogger. Mga kababayan ko. Merong mga naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Iliwanagin ko lang, ha, dun sa mga bumabanat. Ha? Iliwanagin ko lang sa inyo. No? Walang vlogger si BBM. Okay? Kaya ba yung pangalandakan na BBM vlogger, BBM ba? Merong vlogger na nagsasabi nito sa mga taga-suporta ng Pangulo. Walang personal vlogger si BBM. Siya mismo nagbablog kasi content creator din siya. So ito, ayan ha, mga kabayo, mga taga-suporta lang po ang meron na vlogger si Pangulong Bongbong Marcos. Let me correct. Para matama natin yung mga pag-uutak nito mga to. No? Banat ng banat eh. Kala mo naman may makakalkal eh. Kala mo naman kagaling-galing bumanat ng vlogger na yun. No? O yung mga tanso-tanso vlogger dyan, no? Ito, ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Ngayon nyo kami sabihan tanso. Okay? Sinasabihan nyo ng tanso yung mga vlogger na naniniwala kay Pangulo. Grabe naman. Diba? Oh, tama, pagalitan. Hindi ko lang sila pagagalitan ngayon. Kasi ibubukin ko sila ngayon. Ibubukin ko sila ngayon dito. Hindi biro ito. Oh, tanso ha? Tanso pala. Oh, sige, tatansuin ko kayo ngayon. Kayo ang tatansuin ko. Kumanda kayo sa akin. May pumiyok eh.
May pumiyok sa grupo nyo. Dapat hindi nyo pinapasok yun. Hindi ko kasalanan yun. Hindi namin kasalanan kung ang puso nun ay talagang BBM. Tapos kinonvert ninyo. Maganda to eh. Promise, maganda to. Hindi ko kasalanan kung pumiyok yung vlogger na yun. Tapos ibinato sa akin yung special instruction. Ayari kayo sa akin. I enjoy to, mga kababayan ko. Meron pong special instruction. Ayan, special instruction, ha? Pumiyok, mga kapatid, eh. Kasi syempre, di ba? Alam nyo, naghata kasi sila ng mga BBM ba? Ng mga BBM supporter na vlogger. Ngayon, mga kababayan ko, nakapasok po doon suddenly yung isang kaibigan natin. Tago na lang natin sa pangalang kaibigan. Tunay. Na siyang tunay, mga kababayan ko. Nakapasok. Naka-intercept doon sa GC. Mga kababayan ko. Eto. Ala ka ng titig. Binato sa akin kagad ngayon. Eto, kwento ko to, ha. Kwento ko to, ha. Tawa ko lang tawa. Di ko pangangalala kung sino. Pero identified that Claire Contreras was there. Yari ka ngayon, Claire. This will be the downfall of your channel. Yari ka sa akin ngayon. Ah, kaya pala, ah, sabay-sabay kayo magpapaputok ng pulburon ulit, ha? Oh, ala ninyo, hindi ko malalaman. Alam ko na yan. Alam na namin dito yan. Kaya tatawanan ko kayo ng tatawanan. Mamaya kayo sa akin, ibubuking ko kayo ngayon. Yari kayo. Sabi ko sa inyo eh, ang lalakas ng loob nyo mga alipusta. Sabi ko na nga ba eh, may nagmamanipulate at may nagdadrive ng usapan nito eh. Mga kapatid, totoo ito ha, hindi natin kailangan to eh, ano. Pero, meron po silang special instruction. O, papaliwanag ko po sa inyo. Gusto nyo ng ebidensya? Mamaya sa akin yan. Kalma lang, kalma. Papaliwanag ko muna sa inyo special instruction. Ha? Ang titigas ng mga pagmumukha nitong baka to. Diba? Tataha. Ah, gilapin ko. Sino talaga pumupondo sa inyo? Mga inayupa kayo, ha? Okay. Ngayon natin malalaman yan. Ngayon, total naman, tansu kami, di ba? Sinasabihan nyo yung bayaran. O ngayon, tingnan natin kung sino-sino talaga totoong bayaran. Di ba? Ayan, malalaman nila. Mga vlogger ng DDS, walang utak, balingbing talaga. Actually, mga kababayan ko, meron tayong isang kaibigan doon. Meron tayong isang kaibigan na napasama doon sa hilera nila. Akala nila, mga kababayan ko, hindi pipiyok to. Hindi ko na pangangalanan. I don't want to mention the name kasi siyempre ingatan ko rin yung tao, no? But identified na nandoon si Claire. Oh, si Lucy Claire. si Serpent C, 'di ba, si Lucy Claire. Ito ang siste, mga kababayan. Ito ang siste. Nung nakapasok siya, nag-o-observe lang siya doon sa GC. And then, suddenly, meron pong nagbato doon ng special instruction. Ano yung special instruction, mga kababayan ko? Ano yung nilalaman ng special instruction, mga kababayan ko, ha? Special instruction. Ito po, hindi po pinapayagan daw, di umano, daw. Ang prayer rally daw ng maisog. Ayan na, maisog. Prayer rally ng maisog sa mga ng mga LGU. Ngayon, mga kababayan ko, isisisi po nila ito. Isisisi po nila ito sa government. Gusto ko lang po liwanagin, no? Yung rally ng maisog, sorry to say, mga DDS vlogger, ha, pasensya na kayo. Yung rally ng maisog, hindi po prayer rally yun. Hindi po prayer rally yun. Kung hindi kayo pinapayagan ng mga LGU, wag nyo nang ipilit. Kasi alam nyo po kung bakit, mga kababayan ko, hindi na nga kayo pinakikinggan ng mga LGU dahil sa ginagawa ninyo. Di ba?
kapatid, naka-green screen ka, ilagay mo ano? Ilagay mo studio, kahit studio. Gandang araw. Oh, tol, no problem. Okay lang 'yan, okay lang 'yan, okay lang 'yan. Okay lang 'yan. Lagyan natin ng ano, lagyan natin ng background para hindi nila mapansin. Ayan. Yan na lang. Oh, eto. Mga kababayan ko. Hindi ito basta benga. Kung hindi kayo pinapayagan ng mga LGUs, hindi kayo binibigyan ng opportunity na makapag-rally sa mga lugar-lugar na gustuhan ninyo, anak kayo ng teteng yung ginawa nyo kasi sa Liwasang Bonifacio, no? Oo, malaya kayo doon sa Liwasang Bonifacio. May pag-coordinate ka lang kay ganito, may pag-coordinate ka lang kay ganyan, walang problema doon, malayang magsisisigaw doon. Pero anak ng teteng, mga kababayan ko, yung ginawa nyo doon, rebellion! Mga kapatid, rebellion! Ha? Rebellion! Ha? Sa tingin nyo po ba, meron po bang matutuwa sa inyo na LGU? Baka sabihin pa ng LGU, nakikisama sa inyo, kaya kayo pinapayagan doon. Tandaan ninyo, hindi prayer rally yun. Okay? Ha? Okay? Hindi prayer rally yun. May gusto pang palabasin si Bokeke eh. Ang tindi. Pero didiscuss ko muna sa inyo to. Ang special instruction nila, mga kababayan ko, ilabas daw po sa social media na ginigipit daw po ang maisog. Paano gigipitin yung maisog? Paano kayo gigipitin? Paano kayo sasabihan? Hindi kayo ginigipit. Sadyang wala lang pong LGU na gustong tumanggap sa inyo. Kasi dito sa Metro Manila, tandaan ninyo to, ayaw namin ng rebelyon. Kung sa Cebu, nagmukha kayong anga-anga dahil si Duterte nagsalita na dun na ano, kumabig. Sa Davao, nagmukha silang anga-anga kasi baluarte nila yon. Totoo, mga kababayan ko. Pagdating dito sa Metro Manila, sinubukan ninyo gamit ang prayer rally using SMNI, rally to for freedom of speech daw kuno. Mga kababayan ko, ang ending, ano nangyari sa inyo? Hindi prayer rally ang nangyari. Ano? Rebellion ang ginagawa ninyo. Okay? Gusto ko lang liwanagin, ha? Rebellion. Tapos, mga kababayan ko, eto. Nag-content si Maharlika. Mga kababayan ko, nag-content. Nag-content, mga kababayan ko. Nag-content. Meron na naman daw siya at nakita niya na naman daw ang pulburon, mga kababayan. Gusto niyang palabasin ngayon, ito ha, gusto niyang palabasin ngayon ni Bokeke, mga kababayan ko, gusto niyang palabasin na natatakot daw si Pangulong Bongbong Marcos at si FL Lisa na ipalabas daw doon sa rally ng maisog yung pagpupulburon nila. Ayan ha, totoo to. Ngayon, ngayon mga kababayan ko, sinasabi nila mga kababayan, na ito daw pong si Bokeke, mga kababayan ko, ay nagpapakaalat daw, tinatakot, natatakot daw si Marcos Jr. Sa makatuwid, mga kababayan ko, hindi po natatakot ang Pangulong Bongbong Marcos sa inyo. Okay? Hindi natatakot ang ating Pangulo. Hindi natatakot si Marcos Jr. Mga kababayan, hello, Ate Rowie. Ayan, hindi natatakot si Pangulong Bongbong Marcos sa inyo. Actually, tinatawanan lang kayo ng Pangulo. Ha? Tandaan nyo to, yung mga naniniwala sa mga DDS. Ha, hindi kayo kinatatakutan ng Pangulo. Natatawa nga kami sa inyo eh, 'di ba? Natatawa nga kami sa inyo. Andong kayo sa Liwasang Bonifacio, gusto niyan sugurin yung Malacañang. Kunti pa naman kayo mga tanga, susugurin niyo yung Malacañang. Wala doon ang Pangulo, useless din kahit paupuin niyo si Sara, ginawa pa ngang caretaker si Bibi Sara eh. 'Di ba? Mga kababayan ko, tama ba ako? Hindi. Mga kapatid. Oh, eto. Ha? Gusto nyong palabasin ngayon sa social media na etong si Pangulong Bongbong Marcos ay natatakot kayo pagbigyan ng rally ulit. Tandaan nyo itong sasabihin ko. Nadala sa inyo ang mga LGUs. Okay? Nadala sa inyo ang mga LGUs. Bakit? Mga kababayan ko. Kasi sabi ko sa inyo, rebellion ang inyong ginagawa. Okay? Ah, rebellion. Kaya nga ang lakas ng tama nito ni Bokeke. Ang lakas ng tama. Ayan ka na naman sa pulburon-pulburon pag hinanapan ka ng ebidensya eh. Wala ka namang maipakita. Alam mo, nagpapaputok ka na lang
ng isyo ngayon kasi laos ka na. Okay, Bukeke? Makinig ka sa akin. You must listen to me, Claire. Tapos ka na. Wala ka ng karir na ihaharap. Nagpatago ka na. Gipit ka? Wala ka maipambabayad sa 4 million na danyos mo sa kaso? Bakit 2 billion dollar defamation case kay Abel Bacudyo at 2 billion dollar defamation case kay Puwi Quiñones? Bakit? Ganyang ka kasi kadesperado. Lahat ng kilala ni Lisa gusto mong wasakin. Idadamay mo para walang dumikit kay First Lady. Suddenly, mga kababayan ko, ikaw ang totoong nagipit dito. Ngayon, sasabihin mo, ginigipit ka. Ikaw ang totoong nanggipit sa mga tao. Diba, mga kababayan? Correct me if I'm wrong. Yan ang totoo dito, mga kababayan ko. Live po itong sinasabi ko, ha? Live po ito. Kasi mamaya po, may live streaming din ako. Papakita ako po sa inyo yung buong-buong profile nito. No? Mga kababayan ko. Kaya nga, antindi ng ginagawa nito ni Bukeke, mga kababayan. Talagang ano, talagang sobra ang kakapalan ngayon. Ibubuing, ano, gusto mo na naman bang asari, gusto mo bang pagpa, ang gusto na lang, alam mo sa totoo lang, hindi ko na nga kinokontent sa totoo lang yan si Bukeke. Totoo lang. Hindi ko na kinokontent si Bukeke, bakit? Nabibigyan ko lang ng exposure eh. Diba? Pag nai-echo, bobomba lang dito yan, malalaman niya, masasagot na naman yan. Ito, kinokontent ako ng mga gaitong vlogger. Tanga, pinagmamalaki mo pa sa mga taong nakakausap mo sa US, pero tinatawanan ka na lang talaga nila. Diba? Totoo lang. Nung nakausap mo si Monique, tama ba ako, Claire? Nung nakausap mo si Mo, oh, ano sabi sa'yo ni Mo? Tinatawanan ka lang. Bakit? Halatang-halatang wala ka ng laban. Halatang wala ka ng ano, wala ka ng masabi. May mamema ka lang. Diba? Oh, ano, sasagot ka pa, Bukeke? Good luck. Good luck sa pagbagsak. Yeah, kawawa yung anak niya. Di ba? Ano ang sabi sa'yo ni Mo? Ni Mo? Oh. See? Ma'am Lori Manawag, talaga po, sobrang kawawa yung anak niya. Biway mo, pinatampulang kayo ng usap, ng pagkakalat mo, ng peke, at kilala kang bayaran sa US na sinasabihan ka ng Filipino community doon. Nakakatawa! Uy, clear! Makinig ka, wala nang naniniwala sa'yo. Gumising ka. Nabubuhay ka na sa paid content. Hindi na prinsipyo yan, clear. Kawawa ka dyan. Diba? Mga kababayan ko, nabubuhay ka sa paid content. Gusto nyo ng ebidensya, instruction? Aba, huwag nyo ako subukan dito. Kasi lahat ng kasama doon sa GC, kaya kong harapin. Ano kaya gagawin nyo ngayon sa GC nyo ngayon sa Viber? Paano nyo lulusutan to, di ba? O yan ang pinakamasarap na itakil eh. Yan ang pinakamasarap na issue ngayon. No? Paid bloggers, booking. Praise the Father! Mga kababayan. Ay, nako. Kasi, yung instruction na yung mapakita ko sa inyo, don't worry, lalabas natin, resibo tayo. Pero nagtiteaser lang ako, syempre. E siya kailangan yun, di ba mga kababayan ko? Praise the Father! Di ba? Sino kasama sa GC? Aba, yan ang pinakamasarap na kausap. Pero, huwag kayong mag-alala, ilalabas natin yan. Kalma lang, ilalabas natin yan. Abangan niya mamaya. Gusto ko lang kayo bigyan ng ano. Kasi, panay po kultong mga to. Tanso, paid vlogger daw kami, paid ba ganito, panay ang banat sa amin, ang mga bayaran daw kami. Anak ka ng teteng, kayo pala ang totoong binabayaran? May pa-specials instruction pa kayo? Meron pa kayong style na special instruction? Ganyan na ba galawa ngayon? Kapag kagipitan? Kung sa bagay, hindi na ako magtataka kasi ito si Claire nga naman, mga kababayan ko, kailangan talaga ng pera nito. Diba?
Palike niya ako ng live stream natin ngayon, mga kababayan ko. Hindi na ako magtataka doon, kailangan niya ng pera. Kasi kung hindi kikilos to, hindi gagalaw to, mga kababayan ko. Hindi niya mababayaran yung utang niya sa korte. Grabe, kay Kuwi Quiñones pa lang, ilan na ang 2 billion dollar ang nawala, ang mawawala sa kanya. May pambayad ba to? Diba? Wala. Walang pambayad to, walang pera to si Bokege ngayon. Kita nyo ba yung tinutuluyan niya, mga kababayan ko? Maliit na spasyo ka na lamang nakatira. Nag-aantay ka ba ng sahod ngayon? O bukas pa dyan sa Amerika? Kanino kang hotel ngayon tututulog? Hindi, mga kababayan ko, total naman, mga asar na ako, total naman, binababoy nyo kami dito sa social media, no? Dinabanatan nyo kami. Eh, sasagot ako, mga kababayan ko, ganito ako sumagot, no? Sahod ngayon sa YouTube, sa Pilipinas, bukas sa inyo. Oh, bukas sa inyo, 25, di ba? Kamusta naman, Bukeke, di ba? Kamusta naman, masarap ba makasuhan? Sarap tumawa eh. Ang sarap pa makasuhan, di ba? Ang sarap pa makasuhan ni Abel Bacudyo at ni Puwi Quiñones. Ang sarap ba? Ha? Kung masarap, ulitin mo pa, banat pa. Di mo mabanggit si Abel Bacudyo ngayon, no? Hindi mo mabanggit si Puwi Quiñones ngayon, no? Hindi mo mabanggit yung mga nagkaso sa'yo, no? Ang tanong, bakit hindi mo mabanggit? Bakit hindi mo mabanggit? Sige nga, matapang ka. Sige nga, matapang ka. Banggitin mo nga si Puwi Quiñones sa vlog mo. Pati si Abel Bacudyo. Tignan nga natin. Of course, hindi mo babanggitin yung mga pangalan nun. Baka madagdagan na naman ng 2 million yung defamation case mo. Wala ka na mapambayad tuluyan. Eh, shoutout kay Tita Lily Ragasa. Ayan, from Hawaii. Ayan, hindi ko man kayo mabanggit lahat, mga kababayan ko, pero nababasa ko kayo, ha. Takot na siyang magbanggit ng pangalan ngayon. May trauma na siya sa mga fashion designer. Na trauma sa fashion designer si Bokeke. Diyos ko, ano, nganga ka. Kasi sinabi, kasi noon ka pa binabanggit. No, alam mo, pinayuhan ka na. Ha, pinayuhan ka na noon pa. Huwag kang papatol. No, pumatol ka eh. Ang galing mo. O ngayon, mas masahol ka pa sa bahay ng daga. Ay! Ay, oo! O, tingnan nyo ha. Ay, nako. Nakarating sa akin yan. O, sinend mo pa sa GC nyo. Nagkakape ka pa? Ay, grabe to. Diyos ko, Diyos ko. Diyos ko, ayoko na lang pakita. Sige, mapakita ko na nga. Kasi baka sabihin nyo eh, sabihin nyo eh, feeling rich ka pa rin sa picture ha, kahit wala ka na, problematic ka. Sabihin nyo naman kasi madamot si Koy. Oh, tignan mo, Dai, tain na yung wrinkles mo lumalabas. Oh, tignan mo ha, tignan nyo, oh, ayan oh. Tignan nyo na lang, oh. Tignan mo. Problemado ang lola nyo, ang wrinkles lumalabas. Tingnan nyo, oh. Oh, nasa isang spasyo ka na lang ng paupahan, asa na yung mansion mo? Di ba? Oh. Oh, kita nyo yan? Oh, ngayon, alam mo yung spasyo ng bahay niya, paupahan na lang talaga mga kababayan ko sa LA. Oh, paano kalulusot Bukeke ngayon yan? Hoy, tapos may chichika pa ako sa inyo, ha? May chichika pa ako sa inyo para malaman ni Bukeke. Uy, hinahanap ka ng mga private investigator ng mga nagkaso sa'yo. Ay! Hala! Nabanggit ko dito! Lagot! Nako. Uy, hinahanap ka sa LA ng mga private investigator nila, ha? Hinahanap ka! Lagot ka, Bukeke. Di ba? Hinahunting ka ng mga taga Jalalabad.
Bakit nagtatago ka? Akala ko matapang ka. O makapagsabi ka ng Lisa Smugs, Lisa Smugs. Alam mo, Bukeke, ito ah. Kahit umuwi ka ng Pilipinas, ora mismo, may kaso ka pa rin. Pagbaba mo sa airport, may kaso ka, tandaan mo to ah. May kaso ka kay Katon Ying, may kaso ka kay Abel, mayroon ka pa rin kaso kay Puwi Quiñones, at prakaso mo kay Kiko Pangilinan. Tanda makmak ang kaso mo, kulong ka niyan. Oh. Oh, ngayon, kulong ka nito. Oh. Marami, ay nako, na ako nga na excited. Eh. Yeah, marami exciting showing sa Pulburon ngayon. Ay, kala niyo ano, premiere? Parang Meet in Malacañang lang. Alam niyo, ito ha, ito ha. Ito. Ito hamon ko doon sa mga vlogger na nagsasabing makita daw nila yung Pulburon. Puta ragis kayo, ilabas na ninyo dito sa social media. Di ba? Oh, ilabas nyo na sa social media yan. Pagkakataon nyo na yan. Nung prayer rally nga lang eh, sa totoo lang ha, pagkakataon nyo na yun upang ilabas yung Pulburon. Bakit hindi nyo inilabas yung Pulburon nang sa gayon, nasa ibang bansa si Pangulong Bongbong Marcos at nag-caretaker pa si VP Sara Duterte. E oras na nilabas nyo yung Pulburon na yan, mga kababayan ko, sinugod nyo yung Malacañang, automatic presidente na si Sara. Bakit hindi nyo mailabas? Diba? Oh, bakit hindi nyo mailabas? Bakit? Kasi wala kayong mailabas na Pulburon. 'Di ba? Huwag niyo na ipagpilitan, Pulburon, naniniwala kayo. Ito naman mga utu-utong mga taga-follower niya, sasabihin ko, ay meron talaga, merong Pulburon. Nakita niyo ba? Hindi niyo nakita. Sinabi lang sa inyo dito sa social media. 'Di ba? Sinabi lang sa inyo dito sa social media, pinaniwalaan nyo yung sinasabing Pulburon kasi ang akala nyo, reliable sources itong si Bukeke. O ngayon, mga kababayan ko, may reliable sources bang nagtatago ngayon, mga kapatid? May reliable sources ba na nagsasabi na, eh, ganito, nakita ko yan, no? Nakita ko, sobrang linaw. Ah, clickbait na clickbait. Alam nyo, hindi napuputok yung kwento ni Bukeke tungkol sa Pulburon. Bakit? Kung nasabi, biyahe ni Koy, bakit mo naman nasabing hindi na puputok yung clickbait niya na yan? Eh bakit mga bayan ko? Binasag na po natin dito yan eh. Also President Pentinelic Duterte said, wala talagang Pulburon. Kung meron talaga, noon pa dapat nung eleksyon pinakita, di ba? Eh wala naman silang maipakita ngayon. Paano nila lalabanan tong fake news na yan? Paano nila ipagpapatuloy yan? Walang continuity, walang bearing. Ano sa makatuwid, nag-fake news na lang si Maharlika. Yung mga bobong followers nun, yung mga tanga-tanga na supporter nun, sorry to say, ini-enlighten namin kayo na painggan yung tama kaysa sa mali. Wala nang ang pinapakita, tapos puro pa kayo paniniwala sa kanya. Isipin ninyo, mga kababayan ko, ginagawa na kayong bobo nun habang nakikinig kayo. Diba? Literally, utu-utu, mga kababayan ko. Ganun sila, mga kababayan ko. Ayan, hitadis caregiver sa LA. Mga kababayan ko, sabi niya nga, meron nga daw siyang clinic sa LA, mga kababayan ko. Yung pala, caregiver ka lang pala. Not I'm saying na no, sa lahat ng caregiver, mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, except kay Maharlika. Ang lakas nito magmalaki sa taong bayan na may mansion daw siya. Ito, kwento nyo to ha. May mansion daw siya sa LA, mga kababayan ko. Dahil daw Christmas party, pinakain niya daw nung ganun doon na bonggam-bongga. Anak ka ng teteng, nagsulisit ka lang pala. Diba? Ang lupit mo ah, tinalo mo pa si Norman Mangusin ah. Antindi mo ah. Hindi ka na, biruin mo ah. Ito kwento sa akin ng mga taga LA to ah. Sorry ah, di ko na kayo may mention lahat. No? Kahit yung taga Massachusetts, nagkwento pa nga sa akin eh. Matin daw sila dun eh. Mga kababayan ko, ito si Maharlika, kwento ko sa inyo. Nagkaroon ng Christmas party. Sabi niya nun sa channel niya, in-invite niya daw yung mga ano, and invite niya daw yung mga supporters daw doon daw kayo sa mansion niya. Tapos totoo ba to? Siningil kayo ng tigto $200? Totoo, ito totoo ba to ah?
Tanong ko lang po, totoo ba ito? Nasiningil kayo ng tig to $200? Mga kababayan ko? Tanong ko lang po ito ha. Kung totoo ito, yung nag-party kayo, baka yun yung nakita ko doon sa kanya na andudong kayo sa isang place at nakaisang hilera kayo. Mga kababayan ko. Diba? Siningil kayo ng $200 sa mansion niya? Ayon doon sa abogado ni Puwi Quiñones, mga kababayan ko, si Maharlika po ay walang mansyon at walang pera, mga kababayan ko. Dahil, itong si Buqueque, mga kababayan, ha, ay nangungupahan lang. Alam mo, sa totoo lang, wala na magiging permanenteng trabaho yan si Buqueque. Promise. Langya ka. Ang lakas mo magmalaki. Lakas mo magmalaki sa tao. Tagahugas ka lang pala ng wet packs dyan. Kung lait-laitin mo yung mga Pilipino dito, lait-laitin mo kami mga nagko-content, sabihan mo kami ng ensimada, ikaw tatawagin kita ng ensitae. Diba? Hindi, sorry to say ha, yung mga caregiver na matitino, mahal namin kayo. Pero except kay Buqueque, ulitin ko kay Buqueque ha, malakas kang mangutya. Pagdating sa Pilipinas, nagbibida ka, nagaganya kami, latang-latang may saltik eh. Ang lakas mong alipusta sa amin? Anak ka ng teteng, baka mas mayaman pa paata kami sa'yo. Ang lakas mong sabihan ng gobyerno natin na ano? Hala, ang lakas mong sabihan yung gobyerno natin na nagpupulboro, nagpapalabas ng ganito. Ikaw pala ang kapit sa paid content? Tuktukan ka ng sinungaling? Nakaharap mo lang si Duterte noon? Nakaharap mo lang ng ganito? Kaya pala si Thinking Pinoy na ayaw sa'yo eh. Bakit? Mga kababayan ko, ayaw mo magpakatotoo. Diba? Ayaw mo magpakatotoo. Bakit hindi ka nagpapakatotoo? Diba? Nakikiparty ka sa mga Marcos doon para masabi na mayaman ka. Oh, Abel Bacudyo, mention ko lang ha. O ano, kay Idol Abel, ito palang si Buqueque, caregiver lang pala, caregiver sa US. Kung makapanglait sa'yo na binihin na siya daw ang gumaso sa'yo. Anak ka ng teteng, mas mayaman ka pala talaga, Abel. Eh si Abel, bilyon ang pera niya ni Abel sa bilyon ang pera ni Abel dito sa Pilipinas. Bilyon din ang pera ni Abel kahit sa international dahil binibili yung mga designs niya. Etong si Buqueque, makadikit ka lang dito sa kay Abel. Sasabihin mo na na si Abel ang pinapalamon mo si Abel, anak ng teteng Buqueque, o tagahugas ka pala ng wet packs ng Amerikano diyan. Ay totoo, nako, magiging totoo ako sa inyo. Kasi ang kayabangan talaga inilalagay naman sa lugar 'yan, mga kapatid, no? Inilalagay sa lugar ang kayabangan, hindi mo pa pwede na ano. Hindi pa pwede ipagmalakihan na iyayabang mo, mayabang ka, may nagito ka. Kasi pagkaharap namin yan si Buqueque noon sa HQ, mga kababayan ko, akala mo sinong alta, no? Pinakaalam mo, sa totoo lang ha, ito, kukwento ko sa inyo, pinakain kami doon sa HQ, nagmi-meeting kami. Bakit hindi doon kami nagmi-meeting sa loob ng HQ, yung mga vlogger? Bakit daw sa labas kami, mga kababayan ko? Ano gusto nyo gawin namin? Makisiksik kami sa sobrang busy sa loob? Dito na lang kami sa labas. Ngayon pinadalang kami ni PBBM ng Jollibee. Jollibee, mga kababayan ko ha, pinadalang kami ni PBBM ng Jollibee. Kasi gusto niya, so sobrang dami ng mga vlogger, nagmi-meeting kami ng plano na gagawin namin. Pinadalang kami ni Pangulong Jollibee, biruin mo na appreciate kami ni Presidente. Kung tutusin, hindi naman kami nanghihingi ng pagkain sa kanila kasi may pera naman din kami. Diba? Pinadalang kami sa baba ng Jollibee. Kumain kami ng Jollibee, lahat kami kumain. Alam mo si Buqueque, meron pang nasabi, mga kababayan ko. Alam mo sagot niya? Eh, bakit dito kayo pinapakain sa labas para kayong mga aso? Alam mo, nagpintik-teng ako noon, sabi ko, ano ba naman to? Ang pinunta natin dito tulong, hindi pang-iinsulto. Di ba? Tama ba ako, mga kababayan? Di ba? Hindi pang-iinsulto. Pero kung insultuhin mo yung ating Pangulo, insultuhin mo yung mga tao sa loob ng opisina, insultuhin mo yung mga vlogger, eh mas ka-insulto ka pa pala ngayon.
Diba? Mas kainsu-insulto ka ngayon. Bakit ko nasabing kainsu-insulto ka? Mga kababayan ko, ha? Mga kababayan ko. Bakit kainsu-insulto ka? You know what's the reason? Mas malala ka pa sa amin. Kami, kumikita kami. Gumagawa kami, sumasahod kami sa mga platform na pinapatakbo namin sa pagsasabi ng totoo. Ikaw, kumikita ka ng paghuhugas ng puwet ng hindi mo magulang. Hindi, sorry to say. Totoo lang akong tao. Hindi ko sinasabi lahat ng caregiver, mga kababayan ko. Kayong mga caregiver, malaki ang naitutulong ninyo. Pero yung caregiver na si Maharlika, aka Claire Contreras, yung tao na yan, naninira sa gobyerno para lang magkapera, bukod doon, tagahugas lang din ng wet packs ng Amerikano. Di ba? Oh. Yan ang gusto ko sabihin. Ngayon, mga kababayan ko, tatagilid kayo sa akin. No? Total naman inuumpisa niyo ang bati ko sa niyan. Gusto niyo ng ganyan. Wala naman problema eh. 'Di ba? Wala naman problema. Total naman inuumpisa niyan eh, walang problema. Ang gagawin ko, mga kababayan ko, ha? Ito, sabi nito, ang gagawin ko, ilalabas ko yung mga katotohanan. Oh, mamaya yung resibo na sa akin. Caregiver ako dito sa Israel. O yan. O ito, meron tayong caregiver. Pag ganitong mga caregiver, o sabihin niyo si Ma'am Teresita Sandaga, maraming salamat po sa pagiging caregiver ninyo at kayo po ay isang taong tuwid at sa ating gobyerno at naniniwala po kayo. Hindi po kayo katulad ni Maharlika na caregiver po, mga kababayan ko, both ba sa pagiging caregiver ay tagasira pa po ng ating gobyerno. Yun po yung mga walang puwang sa bansa natin. Kayo pong mga caregiver na matitino, mga kababayan ko, kayo po yung modernong bayani. Pero yung si Maharlika po, mga kababayan ko, na nagpipiling Andres Bonifacio, pero Juan Luna pala ang ugali. Ayan, mga kababayan ko, akala ko nurse ang trabaho niya. Hindi po, caregiver po. Sinabi niya pa nga po, may clinic siya noon eh. Caregiver! Mga kababayan ko, kailan po malasakit sa bansa di si kailangan po malasakit sa bansa di sa Duterte. Correct. 'Di ba si Dot ba? Alam niyo kahit na ito lang ha. Kahit pagbalik-balik pa rin natin ang panahon ngayon, mga kababayan ko, hindi na makakabalik si Duterte sa posisyon. Hindi na magiging presidente 'yan. Malayong mangyari 'yon. Meron tayong may konstitusyon eh. May tanong pa ba si Abuha? Tanong pala, buhay ni BBBMD. BNK, caregiver din ako. Maraming salamat po sa mga matitinong caregiver na nakasuporta po sa ating gobyerno. Hayaan nyo po, mga kababayan ko, konting tiis na lamang po, magagawa na po natin to sa bansa natin. Mga kapatid, huwag po kayong mag-alala, yung mga caregiver na matitino dyan, na naniniwala sa gobyerno, naniniwala sa magandang magagawa ng Marcos. Mga kababayan ko, mabuhay po kayo. Hindi po kayo kagaya ni Bukeke, mga kababayan ko. Hindi po kayo kagaya ni Bukeke na caregiver pero traitor sa bayan, banat pa ng banat, yung pala mga pinagkakakitaan. Alam mo, minsan na rin po ako naging nakakita na yan, caregivers for BBM. Ang dami po niyan. Pero to si Maharlika, mga kababayan ko, grabe. Tagahugas ng wet packs. Tapos, ang lakas pa magmalaki sa gobyerno. Kaya pa na pala i-clickbait. Totoo yan. Nurse daw yung si Maharlika. Sukdulan ng kasinungalingan. Malayo po. Caregiver po, mga kababayan ko. Caregiver. Ang yabang niya kaya pala ang lakas mang scam. Alam niya, mga kababayan ko, ito eh. Sabi niya kasi nung may mansion siya. Tanda ako ba eh. May mansion daw po siya sa LA. Doon pa lang po, di ba ako naniwala eh. Kung may mansion ka, ibig sabihin mayamang ka dyan. Kasi bilyon dolyar ang bili ng mansion sa LA. Mga kababayan ko. Mga kapatid. Tapos sabi niya, mga kababayan ko, ay inayaan niya yung mga magpapasko eh. Doon pumutok yung mga Ensimada vlogger daw. Pumutok yung issue tungkol sa Ensimada. Sabi niya ganun, oh, kayong mga mag-Christmas party tayo, pumunta kayo dito sa mansion ko dito sa LA.
Anak ka ng teteng, paano ka magkakamansyon sa LA? Nangungupahan ka lang pala dyan. Diba? Eh siningil mo pa si ano? Siningil mo pa si... Siningil mo pa yung mga taong pumunta ng $200. Diba? Kung di ba naman makapalang payslock nito. Diba? Tapos isa pa. Oh, tapos isa pa, mga kababayan ko. Ano pa yung ano? Diba kung tutusin, pinagkakitaan mo si Pangulong Bongbong Marcos? Sino nabentahan ng leggings nito? Mga kapatid. Kaya, sino nabentahan? Hindi, baka may nabentahan sa inyo ng leggings. Ha? Baka may nabentahan sa inyo ng leggings dyan, ha? Ingat kayo. Ayan, ha? Dami ko pong batchmate work sa bansa na ibang bansa. Ayan. Yung matchmate ko sa ibang work sa ibang bansa. Pero, hamak ang sarap ng buhay na malaki ang sweldo nila sa abroad. Mas mura ang living sa Pinas. Correct. Ayan, ha? Sabi ni Ma'am Janet pa, pero sabi ni Ma'am Janet Peronio, dati subscriber ako ni Bukeke eh, pero ngayon nag-unsubscribe ako dahil nakita ko yung totoong kulay niya. Kapal ng mukha, kumain sa Malacañang, yung pala balingbing, hindi na appoint, 'di ba? Yan ang sinasabi ko. Thank you very much for sa magandang sinabi po niyo, Ma'am Janet. 'Di ba? Yan ang ano, yan ang nakailangan natin. OFW, sabi dito, OFW, Kulitan TV, ang laki ng galit niya kay FL Lisa, halata sa kanya ang inggit. Correct. Alam nyo kasi ganito yan, mga kababayan ko. Sabi ko naman sa inyo, di ba, sinasabihan nyo ako noon, nung kaputukan ni Bukeke, eh, sinungaling ka, biyahin ko, hindi totoo yan na hindi nag-a-apply ng appointment yan. Mga kababayan ko, nag-apply ng appointment yan. Mga kababayan ko, sa embahada ng US, gusto niyang makasama, maging consul. Maging consul ng ano ng US. Suddenly mga kababayan ko, wala pong pinag-aralan 'yan. Bat niyo po ilalagay yung bobo? Eh kung nilagay niyo po na consul diyan, tapos sumama kay Duterte, nag-pro-China, nadiyari tayo sa Amerika ngayon. 'Di ba? Totoo sinasabi natin. 'Di ba? Mismo ay kahit nga si Glenn Chong, 'di ba, narinig sa bibig niya? Oh, sa bibig niya sinabi niya pinangakuan daw siya ni Lisa. Sinungaling eh. Ang sinabi doon, ni-refer ka ni Attorney Larry Gadon. Pero hindi ka pumasa. Nung hindi ka pumasa diyan sa COMELEC, mga kababayan ko, nung hindi ka pumasa diyan, ano nangyari? Nung hindi ka pumasa, nagwala ka na, nagtampo ka na. Ito naman si Bukeke, mga kababayan ko. Sabi niya hindi daw siya qualified. Tanga. Kapag pwedeng pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos 'yon, appointment na 'yon. Oh. Kung nagkaroon ka ng appointment, pinirmahan ni PBBM 'yon, automatic pwede kang pumasok doon. Eh kaso hindi gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos 'yon, basta maglalagay ng tanga doon, 'di ba? Mga kababayan. To be honest, matagal nang alam ni Pangulong Bongbong Marcos 'yung plano niyang pagpapabagsak. Kaya wag niyo kami ululin, no? Pinevent lang ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa makatawid, sinakyan lang kayo ni PBBM, mga kababayan ko. Kaya sinasabi niyong ginamit kayo, di ba? Matagal na pong alam ng kampo ng Pangulo na ganyan po ang gagawin ninyo. Eh wala kayo, malupit ang intel ng Pangulo eh. Kung hindi kayo makaupo, problema nyo na yun. Kung gusto mong maging Chinese citizen, iboto mo si Inday. Ayan ha. Piling matalino si Bukeke. Walang alam yan mga kababayan ko. Biruin nyo mga kapatid na may nakita daw siyang, ito Ate Rowie, may nakita daw siyang pulburon, nakita niya na daw. Oh, nakita niya na daw yung pulburon na, literally. Mga kababayan ko, at kinontent niya ngayon. Tapos ikinonect niya doon sa rally. Magaling siya magtahi-tahi ng storya, mga kababayan ko. Literally, sinungaling. Biruin nyo, tinatahi niya yung istorya sa inyo, tapos napapaniwala niya yung mga tao. Ang hirap kaya ng ganun, mga kababayan ko. No, meron ka mga tangang followers. Totoo lang tayo, ha? Mga kababayan ko, ha? Sabi pa dito, piling matalino yan si Bukeke. Kaso nga lang, low IQ. OFW, Kulitan TV, ako, BNK. Lahat ng name met ko, sinasabihan ko na mag-unsubscribe dyan kay Bukeke kasi napaka-toxic. Correct, mga kababayan ko. Kasi bakit mga kababayan, binuyo yung punong-puno ng galit araw-araw yung content niya, hindi na nabago. Diba?
minsan araw-araw punong-puno ng galit. Yung toxicity niya sa trabaho, sa paghuhugas niya ng puwet, mga kababayan ko, dinadaan niya sa pagbablog, binubuntun niya kay Pangulong Bongbong Marcos at kay FL Lisa. Diba? Eh, saan ka ba naman makakita, mga kababayan ko eh? Saan ka ba naman makakita, mga kababayan ko eh? Ang ganda ng reputation mo sa Pilipinas, ang alam sa iyo, mayaman ka sa US. Meron kang sinabi, nakapag-aral ka ng ganito. Diba, mga kababayan ko, yung pala mga kapatid, tagahugas ka palang pala ng wet packs diyan. So lahat ng galit niya sa paghuhugas ng wet packs, mga kababayan ko, ayun, binubuntun niya kay FL Lisa diyan kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, para malaman ninyo. Kasi ganyan ang ginagawa niya, mga kapatid. Kaya kayo, mag-iingat kayo kapag nanonood kayo doon. Maging wais po kayo, ha? Ayan, saan kayo makakita, mga kapatid? Alam mo, I'm very proud to my channel. Because some of his subscriber, nakuha natin. Bakit, mga kababayan ko? Na-win natin. Try nyo magbasa sa comment section ng channel ko. Andun lahat yung mga dati niyang subscriber. Bakit po, mga kababayan ko? Na-realize po nila na mali yung sinasabi ni Maharlika, and I'm very thankful for that. Mga kababayan, na nakakapaglabas po tayo ng katotohanan. Mga kapatid, biruin nyo, kung hindi tayo nag-ingay, yung mga vlogger dito sa Pilipinas, hindi nag-ingay tungkol dyan sa pulburon at walang sumalag sa kanya. Mga kababayan ko, wala po sanang malamang sa malamang pinupulutan si Pangulong Bongbong Marcos ng fake news. Alam mo kung tutusin, matuwa po tayo dahil may mga vlogger po nagtatama ng mga maling sinasabi niya. Mga kababayan ko, may mga vlogger po sa Pilipinas na nagtatama ng mga maling niya sinasabi. Kung wala pong sumasagot dyan, for sure, mga kababayan ko, malamang sa malamang, kalat na kalat yung fake news at naniniwala pa rin po kayo sa mga pakarang palusot niyan, mga kababayan. Diba? Ma'am Rowena, thank you very much po sa pagsuporta. Matagal na ako naka-blank dyan, kaso nabingi ako sa mga kasinungalingan. Thank you po. Kayo, kailangan nyo po mumulat. Pag ipinikit nyo po mata nyo yan, lalamunin po kayo paibaba ng mga tao na yan. Hello sa inyo, Tita Jo. Ayan, special mention kay Tita Lily Ragasa from Banat Boy. Ayan, si kapatid pala. Nako! Ma'am Mayra Gutierrez, nabasa ko po kayo. Gusto kong murahin sa live niya eh, kaso nagtitimpi ako. Ma'am, hayaan nyo na lang po kaming gumawa niyan, wag na po kayo. Huwag nyo pong dungisan ng inyong magandang reputasyon, lalong-lalo sa mga taong na mga mayayabang na ganyan. Florence Campbell, kumidlat umulan kahit ano. Florence Campbell, correct po kayo dyan. Kapag kumidlat sa LA, mga kababayan ko, kasalanan ni Lisa. Kapag umulan sa rally nila, mga kababayan ko, sasabihin ni Glenchong, nag-cloud seeding si Lisa. Kapag lumindol, kahit di sa Pilipinas, sasabihin ni Lisa, mga kababayan ko, sabihin ni Maharlika, si Lisa na naman na may pakana. Tandaan ninyo itong sasabihin ko, ha. Kapag umulan, kumidlat, lumindol, ang sinisisi si Lisa. Huwag niyong sisihin si Lisa, mga kababayan ko, dahil na ay Pastor Kibuloy ang vibrator. Huwag niyong sisihin si Lisa. Tandaan niyo sila, sabi ko. Huwag niyong sisihin si Lisa sa lahat. Kung tutusin. Di ba, mga kababayan ko? Bakit? Oh, sabi ni Glenn Chong, nung rally, umulan. Nag-cloud seeding daw si Lisa sa langit. Mga kababayan ko, ha. Shoutout, Direk Perdi. Pakihalikan nga si Direk. Yan, ha. Yung kakalimutan, na may eksena yan si Direk, ha. Sabay-sabay. Praise the Father. Praise the Father. Direk, di ba sabi ni Glenn Chong, pag umulan no, sa rally, nag-cloud seeding si Lisa. Pag kumidlat, kumulog, sinisisi ni Maharlika si Lisa.
'Di ba? Huwag niyo sisihin kay Lisa lahat ang problema. Tandaan ninyo 'yung sasabihin ko sa inyo. Hawak ni Pastor Kibuloy ang vibrator. Ha? Si Kibuloy ang may sala niyan. Nasa kanya po ang vibrator, mga kababayan, kaya 'wag niyo sinisisi si First Lady Lisa. Si Kibuloy na pastop 'yung lindol. 'Di ba? Sabi niya ano, may ebidensya pa daw siya, yung mga ano niya, worker niya, stop! Diba, sabi niya ganon? Oh, the last day sinabi niya, huwag niyong kulitin yung anak ng Diyos. Baka pindutin ko yung vibrator. Diba? Oh, diba, ang ganda-ganda, kaya sabay-sabay tayo mga kababayan ko. Praise the Father! Walang iya ka, Direk. Ang dami mong pinauso. Yung Praise the Father na yan. Gagawa nga ako ng t-shirt, Direk. Totoo naman eh. Kita mo. Kakanood ko ng kakanood kay Direk Perdi. Pag hindi nyo binisita yan, tsaka si Banat Boy, ha? Alam nyo na. Bibisitahin nyo yan. Madaling araw, si Banat Boy, si Direk Perdi, anytime. Oh, tawag diyan demokrasya. Tama kayo doon. 'Di ba? Pag tawag diyan demokrasya, kailangan isisi ni Glenn Chong pag umulan, si Lisa nag-cloud seeding. 'Di ba? Mga kababayan ko, tapos pag kumulog, tatandaan niyo pag kumulog at kumidlat, isisisi ni Maharlika, si Lisa may pakana niyan. Mga kapatid, lagi nilang sasabihin 'yon, pero talagi niyong tatandaan at isasaksak niyo sa kokote niyo, mga kababayan. Si Kibuloy ang may hawak ng vibrator ng mundo. Kaya lahat ng nangyayaring kulog kidlat kay Kibuloy nyo isisi. Ang tawag dyan, demokrasya, Direk. Bakit? Totoo. Totoo yung sinasabi ko dito, ha? Hindi tayo nagbibiro. Kasi according to Pastor Kibuloy, nasa kanya ang vibrator ng mundo. Oh, sige, mabalik tayo sa topic natin. Oh, ito na nga mga kababayan ko, no? Oh, ito na nga. Oh, kaya nga binubulgar natin ang binubulgar dito 'yan. Hindi natin pwede na mananahimik tayo mga kababayan ko, ha. Oh, sa mga kaeksena natin diyan na Direk Perdi Valera. Ayun, tuwing madaling araw, Banat Boy. Ayun, no? Kaya mag-ingat kayo kay Kibuloy. Kasi pag si Kibuloy napikon 'yan, pag pinindot niya ng vibrator, mga kababayan ko, titigas na naman yan. Baka mamaya, mga kababayan ko, yung vibrator pala na yan ang tumitigas. Ayan o, mahal na araw, sana magbago na si Maharlika. Hindi uso kay Maharlika yun. Ano ka ba? Clear Satanas yan ngayon. Diba, Anton, tatawagin nyo si Lisa, Satanas, eh bagay na bagay, clear, Contreras, Satanas. Mga kababayan. Oh, diba, tama ba ako mga kababayan ko? Clear, Contreras, Satanas, mga kababayan ko. Ganyan dapat, ganun, praise the Father. Total naman, magsisi na ako, Loy, pako natin si Maharlika sa Cruz. Maharlika, magtago ka dyan sa US, hinahunting ka na ng mga agent, ipapao ka sa Cruz. Mga kababayan ko, ipapao ka sa Cruz dyan, kaya mag-ingat-ingat ka, huwag ka magpapakita sa mga boylet mo. Hindi ka lang baon sa utang dahil doon sa jowa mo. Di ba? Ay nako mga kababayan ko, ang dami kong nalaman sa kanya kasi ba naman nakakwentuhan ko, kadaldalan ko yung taga US na ay oh, babanggit ko tuloy, wag. Basta may nakakwentuhan akong malapit sa kanya mga kababayan ko na bad trip na sa kanya. Ayan, para malaman ninyo kasi may ebidensya eh. Mga kababayan ko eh, pero yun yun, nilalaglag na siya doon ng Filipino community. Nakakahiya ka talaga. Spill the beans. Yan. Later, mga kababayan ko, nakakahiya na talaga siya. Pero sinusuka ka na ng mga taga-US, mga kababayan ko.
Pilipino community na sumusuka sa'yo, sumusuko na sila sa ugali mo. Mamaya, live ako. Abangan ninyo. Mga 8:30 ako magla-live. Short lang tong live ko, mga kababayan ko, dahil titibagin ko yung mga sinabi niya regarding doon sa mga pulburoni, ganito daw si Bongbong. Ako may ebidensya ako, huwag niyo ako pinagloloko, ha. Ibubuking ko lahat yung usapan nyo sa GC. Wala akong pakialam kung makasuhan ako dahil hindi naman dito nanggaling yung screenshot. Ha? Tandaan nyo to. Ha? Special instruction, ha? Special instruction. Ha? Yung maisog, nabisog. Nabisog eh. Mali pala, nabistog. Kaya kayo hindi pinapayagan, tapos isisisi nyo kay Lisa, ha? Ngayon, iikot-puwet nyo sa akin mamaya. Ngayon, hindi nyo alam sino nagtra-tridor sa inyo sa loob. Hindi ko sasabihin, syempre. Oh, hindi ko sasabihin sino yung nagtra-tridor sa inyo. Secret ko na yon. Bakit? Nalaman ko yung GC nyo eh. Ano, in-screenshot sa akin yung special order. Kasi pag in-splock natin yan, tapos pinakita ko yung pangalan, mga kababayan ko, ha? Hindi, banat boy, nabistog. Sunog na sunog yung maisog. Pag binist, kaya pala mga kababayan ko, hindi sila tumatanggap ng paliwanag. To be honest, they are paid to defend Pastor Kibuloy. And defend SMNI, di ba? Ganyan sila. Mga kababayan ko, damay dito yung tuwing madaling araw na nagla-live. Mga kababayan ko, na may mamema lang, wala lang salita. Diba? Yung feeling bright. Yari kayo sa akin. Diba? Ganyan dapat, mga kababayan ko. Diba? Sama-sama tayong lahat. Let's ano. Raise the father! So ano, mga kababayan, abangan nyo ako mamaya dahil papakita ko sa inyo at ilalabas ko po dito yung screenshot. Sige, kasuhan nyo ako. Walang problema. Walang problema sa akin yan. Kung mabisto kayo dito. Kasi para malaman ng taong bayan yung ginagawa nyong kabalbalan. Diba? Yung ginagawa nyong kalokohan. Kasi kung hindi kayo pipigilan niya ngayon, walang pipigil sa inyo, mahirap. Ako hindi ako nagpapakabayani. No? Hindi ako nagpapakabayani. Pero mangangawawa talaga kayo dito. To be fair, mga kababayan ko, ha? To be fair. Oy, kwento mo. Pagong ay nako, Fred. Ikaw na lang. Fred De Guzman, do di mag-antay ka mamaya, punta ka sa channel ko, ha? Oh, kaya ganyan yung mga bashers dito ni Kibuloy. Oh, mamaya rin ipapaliwanag ko sa inyo, total naman mag-Holy Week. Namnamin ninyo kung paano ko sinabing bulaang propeta si Kibuloy, ha? Ayan, ha? Abay, matindi ito, mga kababayan ko. Expose po ito mamaya. Expose. Hindi basta-bastang expose ito. We have all the explanations na kailangan natin to inform the Filipino people kung paano nagsisinungaling si Kibuloy din. At paano rin, mga kababayan ko, ito pinakamatindi dito, paano nagsisinungaling si Kibuloy sa harapan ng kanyang mga tao at pabago-bago ang kanyang mga statement. Yari yung mamaya. Kaya mga kababayan ko, kumalma po kayo. Mamaya lang yan, mga kababayan, mapapaala tayo o malilate tayo at huwag kayo mawawala. Okay, sabay-sabay tayo. Praise the Father, mga kababayan ko. Let's go! Praise the Father! Kaya mga kababayan ko, kumalma kayo. Huwag masyadong mainit ang ulo. Paganahin natin ang ating utak mamaya. Kaya gagawin natin, paandarin natin tong live stream mamaya ng maayos. Okay? O yan, sa lahat ng mga tropa natin dyan, mag-ingat kayo palagi. Ako'y magpapaalam muna. Chinismis ko lang sa inyo tong bagong chika. Ayan, Ati Trixie Villa 11, Ati Rowie, ayan, o si Banat Jeff, mag-edit ka dyan, si Raulo ka. Nakikichismis ka dito, nakikinig ka lang sa akin, ha? O yan, mga kababayan ko, magpapaalam na po ako sa inyo. Kita-kits tayo later.
dito lang sa aking channel. Kaya sabay-sabay tayo, mga kababayan ko. Praise the Father, mga kababayan ko. Aling Lydia. Alright. Ingat po kayo. Ako po si Biyay Nikoy. Sama-sama po tayong babangon muli. Mag-ingat po kayo palagi. Happy Holy Week. Ay, malapit na Happy Holy Week po sa mga mag-Holy Week dyan, nagbabakasyon. Pero mamaya, magtatama tayo ng mali sa doktrina ng isang tao at pagbubuking sa mabahong istorya ng kanilang grupo. Yan, matindi-tindi to.